eto na nga tayo mga Kaps. Meron magandang sinabi ang ating senadora na si Leyla de Lima patungkol sa ating vice-presidente na si Sara Duterte. Patungkol dun sa budget, di ba? Dun sa budget hearing na nangyari sa Kongreso na nagtaray itong si VP Sara. Ito sabi niya, "The audacity of VP Sara in the House budget hearing is extraordinary and has never been seen before in the entire history of the Congress." So, di ba? Ang lalim. Pero totoo naman talaga, nagtaray talaga. Nakita mo ang totoong ugali ni VP Sara dito sa budget hearing na to. Kasi tinanong lang naman talaga, sige. Nung matagal na yung budget tungkol sa confidential funds. Pero ang point na mga tinatanong ng mga congressmen, saan mo ginamit yung budget? Paano naubos agad? At ano ang nangyari? Kasi kung hindi mo sasagutin to, paano ko nalang nila bibigyan ng budget sa 2025? Di ba? Kasi gusto rin nila malaman kung saan mo ginamit yung pera. Paano mo ginamit yung pera? Sino nakatanggap ng pera ng budget? Di ba? Kasi baka maulit na naman sa 2025. Magkaroon na naman ng problema. Kung baga ngayon talagang binubusisi ng mga congressman natin kung paano at saan gagamitin ang budget. Tama naman, di ba? Pag hindi mo talaga sinagot, magmumukha kang guilty. Tinarayan mo pa, di ba? Yung kumbento dyan kay VP Sara, masyadong nagbagong ugali. O sabi naman ni Senator Leyla de Lima, "Grant her an appropriation of 1 peso or significantly slash the OVP budget." Former Senator Leyla de Lima criticized Vice President Sara Duterte conduct during the House of Committee appropriation briefing of the proposed 2025 budget of the Office of the Vice Mayor. In social media posts, August 29, de Lima described Duterte's action as extraordinary. De Lima suggested that given Duterte's refusal to defend her own budget, the House could respond by either reducing the OVP budget to 1 peso or significantly cutting it. Sa tingin ko naman, wag naman siguro i-cut kasi kailangan rin ng budget ng OVP kasi may mga nagtatrabaho naman sa kanya. Kailangan din ng maintenance ng lugar niya, facilities, etc. May mga tao rin kasing makikinabang. May mga tao rin kasing kailangan magsahod. So, hindi dapat i-cut talaga sa zero o sa piso. Pero, ang point lang kasi ni Senator Leyla de Lima, kung hindi ka sasagot sa mga tanong na kailangan mo naman talaga sagutin, paano ka bibigyan ng budget, di ba? Yung parang humingi ka ng pera, pahingin ng 100,000 sa tanong ka, saan mo gagamitin? Secret, kung sasagot secret, pwede ka bibigyan ng pera. Di ba? Napaka ano lang naman. Kung nga sa maliit na pera nga, kailangan mo magpaliwanag, doon pa kaya sa million-million? Di ba? Common sense. Yun na lang naman talaga yun. Kayo, comment down below mga Kaps. Ano masasabi nyo? Tama ba ang ginagawa ni Sara Duterte? O naging OA lang ang ating mga congressmen? Sige, comment down below kayo dyan. Ito rin naman ang sinabi ni Representative Franz Castro patungkol nga sa nangyaring sagutan nila ni VP Sara. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro criticized Vice President Sara Duterte's handling of confidential funds following the Commission of Audit's COA notice of disallowance, which identified the misuse of these funds by her office in 2022. In a statement on Friday, August 30, Castro argued that Duterte's action suggests an attempt to exploit the confidentiality of these funds to conceal misuse constitution, a clear betrayal of public trust. She further noted that the pattern of questionable spending continued in 2023, potentially involving even larger amounts. So, ito rin kay Representative Castro, hindi personal ang tanong. Ang tanong lang naman, ano ang nangyari sa funds na ito? Si VP Sara naman, ang lagi niyang nirarason, nasa korte na daw yan, nasa Supreme Court na daw yan, doon daw siya sasagot at hindi sa harap ng mga congressman natin. So, tingin mo, may respeto ka bang pinapakita dyan sa ginagawa ni VP Sara? Ako tingin ko wala.
wala siyang respect na binibigay sa mga congressmen natin. Sa tingin ko. Sa tingin ko lang, kayo, ano sa tingin nyo? Kasi, sa totoo lang kasi, kung wala kang ginawang masama, sasabihin mo agad-agad kung saan mo ginamit ang budget. Napakadali lang naman yan. Kasi kung ayaw mo talaga sagutin, sa mata ng mga matatalinong tao, ha, sa mata ng matatalinong tao, mapapaisip sila, ba't hindi sinasagot ni VP Sara? Ha? Saan nga ba? Kahit sabihin mo confidential fund dyan, ginagamit mo na lang yung word na confidential para walang makaalam na iba. Ginagamit lang talaga yung word na confidential. So, doon mo makikita na may something na talaga nangyayari dyan. Oh, diba? Ewan ko lang, ang iba, di ko alam kung nawawala ang talinong iba o talaga nag-isolido na lang talaga sila sa mga Duterte. Yan na lang naman. Pero proud ako sa mga congressmen na talagang naging matapang, nagbigay ng mga mabibigat na katanungan kay VP Sara pero hindi sinagot ni VP Sara. Ha? Tinarayan pa. Eto mga congressmen at mga representatives, kudos po sa inyo. Sana patuloy ang inyong pagsisilbi sa bayan. Maraming salamat. Pero hopefully, mapasagot nyo ang Vice President ng Pilipinas kung paano niya nga ba ginastos ang pera, ha? Ang budget. Kasi sino ba ang nagpapasweldo sa mga nasa gobyerno? Ang taong bayan. Tayo. Tayong lahat na gumagastos at mayroong mga binibili. Lahat may tax. So lahat yan mapupunta sa gobyerno at pinapasweldo sa mga politiko. So dapat meron rin tayong right na malaman kung baano ginamit ni Vice President Sara Duterte ang pera ng bayan. Di ba? Tama o mali? Pero sana, wag naman gawing piso ang budget o ikat na ang budget ng OVP. Kasi may mga employees din na madadamay sa ganyan na gawain. So, sana makagawa ng magandang solution sa problemang ito na kinaharap ng ating Vice President. At pwede rin siyang ma-impeach. Sinasabi ng mga ibang nasa gobyerno na pwedeng gamitin for impeachment ang mga nangyari doon sa hearing na yon. So comment down below mga Cavs kung ano masasabi nyo dito sa issue na ito ni Vice President Sara Duterte sa nangyaring budget hearing. Tama ba na hindi siya sumagot? Comment down below. Salamat, pakishare, like sa susunod ulit na video mga Cavs. PJTV out.